Golden Boy, Real Guide to Treasures. Ang ating episode ngayon mga katiyats ay tungkol sa mga signs or symbols na nagsasabi na meron talagang ginto sa lugar na yan. Bago tayo magpatuloy, shout out muna. Alright, shout out tayo kay MC Igay PH, Angelito Capistrano, Glenn Mario, kay Alex Bansena, Cirilo Jaom Dambao, Edgar Lagarto, Rogelio Cortez, shout out din kay Danny Flores, Pedrito Ray, Brenda Giango, kay Dennis Mordino, Arcadio Angkon, Ariel Bertodaso, Robert Cabunilas, Alma Ulep, Gwen Hanna Lumaino, James Tagaan, Rex Alipu, Turio Pulsao, shout out din kina Rodrigo Salvador, kay Elmer Luzano, Romel Hisulgon, Iman Moises, Gilbert Cuby, Paul Cagulada, Jerome Fowler, Jeffer Makiran, Gilbert Cuby, and lastly, shoutout kina Erwin Tata, Desiderio Lamsin Lito Taburada, Christian Pinkian, at kay Evelyn Sumampong, at sa mga hindi nabanggit na pangalan, shoutout sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy. Magandang buhay mga katiyats, ang ating topic ngayon ay tungkol sa mga gold treasure signs. Ang mga signs na ito ay automatic na nagsasabi na mayroong ginto na nakabaon malapit o dyan lang mismo sa baba ng bato kung saan mga nakatatak ang mga ito na mga marka. Okay, tinatawag natin ito na signs muna. Kasi kung marker ay talagang sure na yan na nandyan. Kapag marker, malaking bato na may marka. Kapag mga signs ay parang mga nagpahiwatig lang na meron. Katulad ng formation ng puno na triangle, yan ay sign. Mga bato na triangle rock formation, mga pile of rocks na nag-ipon-ipon na parang pyramid shape, yan mga signs yan na merong treasure. Ang marker ay meron talagang marka ang bato. Okay, katulad itong atin ibigay ngayon, kung nakatatak ito sa malaking bato, halimbawa merong nakatatak dyan na ganito. Okay, so yan ay marker, lalo na kapag ang bato ay malaki. Okay, ang marker talaga ng hapon ay nakaukit yan sa mga bato na hindi mabubuhat ng tao. Okay, paano kung mabubuhat, diba? Di mailipat yun. At maluluko na ang mga hapon sa pagbalik nila. Okay, umpisahan natin ang mga kakaibang treasure marker na nagsasabi na mayroong ginto. Ito yung parang letter B pero nakaganyan siya. Okay, itong dalawa dito nagrepresenta yan ng box. Kapag letter B, sure ball na talaga yan ang mga B na signs. Okay, ang kasunod ay box sign or symbol na merong marka na parang 7 and then meron siyang ganyan. Yan ay treasure on the spot. Ginto pa rin yan. Ang ibinaon, ginto. Hindi mga antique. Ito, 0, R, at E. Sa aking experience, ang E ay ganun din yan. Gold bars, gold boxes. Pag naglagay sila ng E, ay boxes of gold. Yang O na yan, nagsasabi yan ng treasure on the spot. Treasure below, treasure under. Kapag ganyan ang nakita nyo na ORE, pwedeng sa baba ng bato. Zero distance. Kung saan nilagay yan, zero distance. Hindi ka na pupunta sa unahan, dyan lang mismo sa bato. Maghukay. Pwedeng treasure under. Itong XP, target kasi itong X. Kapag nilagyan nila ang bato ng X, dyan na yung entrance, yan na yung takip. Ang P ay
referring to treasures, premium gold, jewelries, ang P. Itong 6, pira lang tayo makakita nito, 6 na 6 talaga siya na pagkasulat. Gold pa rin yan. Merong X, C, D. Ang kahulugan nito ay treasure beside the rock sa east direction. Katulad nito, pato yan at nakatatak yan, nakaganyan. Nahalata nyo ba ang C? Diyan yan nakaturo. Ang D naman ay ganun din. Lahat ay nakaharap sa east. XCD. So, east ang direksyon yan. Ang sa ibang mga decoder, ang CD ay west. Ang kanilang ano. Pero ito'y hango kasi ito sa mga nakita akong marker. Katulad ng 7KD, gumamit ng 7KD. East pa rin ang punteriya. Okay, kaya east ang para sa akin ang target niyan. Side ng bato. Okay, so ito yung bato. Dito lang kasi treasure on the spot ito. Dito lang sa side. Bandang east. Okay, patuloy tayo. Paki-screenshots nyo na lang ito mga katiyads para meron kayong kopya. Kasi ang iba dito ay hindi nyo makikita sa mga internet. Sa internet na mga makikita ang mga treasure signs. Ito sure ball naman. Common itong 7K. Treasure at the back of the rock. Minsan, treasure inside the rock. Ang ganyan. Hindi lang treasure, gold. Gold talaga yan. Itong lahat ng sinulat natin ngayon dito, ito'y gold. Okay, walang mga antique. Ito parang paa ito ng ibon, nagaganyan. Marami siyang ano, itong mga daliri. Merong isang guhit at merong parang number 5 sa gitna. Yan. Yang kasi parang number 5 na yan, yan ay treasure under pa rin. Ang mga symbols na ito ay mga nakuhaan na ito kaya nai-record na ginto kasi may nakakuha na sa mga ganitong signs. Ito, isang dot, isang malaking bilog, saka may arrow na paitaas. Ayan. Akala natin yan na treasure up or treasure above or up the mountain, pero hindi, yan ay treasure on the spot pa rin. Treasure below, treasure under. Nandito kasi yung bilog. Kapag bilog ay zero distances, yan ang laging isipin. Kapag zero, wag nang pumunta sa malayo, diyan na mismo sa bato. Okay, ito yung variation ng kin pa rin. Ang original niya na ay ganyan. Tingnan yung paggawa nila ng variation. Ang naiwan ay ito na lang. Ano, binilog na nila. Kasi ang bilog ay swerte. Ito'y down. Ang bilog na symbol ay swerte sa hapon. Kaya nga yung flag nila ay bilog din. Yun ay itong sunrise. Ang kanilang flag ay yan ay araw. Kaya bilog na bilog. At east, land of the rising sun ang Japan. Okay, kasunod ito nakataob na parang letter E. Automatic gold yan mga katiyets. Ito naman pahaba na, balikan muna natin itong letter E. Ang letter E na yan, kapag ganyan na pagkasulat, yan ay pinutol na nawala ang karugtong niya. Ang karugtong niyan ay ganyan. Kaya kung makakita kayo ng heart na nakaturo pababa, yan ay treasure under. At dahil halata, masyado yan halata, ginawa nila ay ginawang ganyan, puto lang. At ang kahulugan ng ganyan, kahit nakatayo yan o nakatalikod, ang kahulugan niya ay open tunnel.
hindi literal na open kundi walang arang. Hukayin lang ay mapasok nyo ng tunnel. Walang mga arang yan kapag ganyan na i. Yung i naman na ganito, treasure boxes. Boxes of gold. Okay, sa rectangle tayo. Itong pahaba na square, automatic yan, treasure bolt. Ang meaning? Meaning niya, treasure box, treasure bolt, concrete box of gold. At on the spot pa rin ito. Diyan mismo sa bato na nilagyan ng marka. Okay, ito na tayo. Balik tayo sa variation of kanji ng kin. Kung nakita niyo ito mga katiyetso. Paano nila binawasan, di ba? Ang kin kasi yan ay house of money or house of wealth. Kaya meron siyang bubong ito. Kaya ang ginawa nila, ginan yan. And then, nilagyan ng ganyan. And tinanggal yung dito. Kaya nagiging ganyan, modified kanji ng kin. Ito'y literally meaning na gold. Merong gold. Okay, dito tayo sa susunod. Ito parang B na marami. Ayan, nakaganyan. Treasure under, treasure on the spot. Ang K, kapag kahit nagsolo yung K, yan ay ginto. Lalo na kapag tinabihan niya ng mga litra, katulad ng 7KD, 7KO. Yan, merong pagkakaiba itong dalawa. Ang 7KD, dumidistansya siya ng 5 to 7 meters. Minsan ang ibang dyan ay 4 to 5 lang. Going east. Sa nakita ko, east ang recovered dyan. Ngayon ang 7KO, yan ay treasure under the big rock. Treasure on the spot. Kung saan nakatatak ito. Ang 7KO, halimbawa ito yung bato na may 7KO. Dyan mismo, treasure under the big rock. Kaya pag makakita kayo ng 7KO, jackpot na yan. Pati na rin ang 7KD kasi mga madaling hanapin yan ng mga item. Karamihan yan ay situated sa creek. Ang 7KD at 7KO ay nasa tabi ng creek. Dalawang beses na ako nakatagpo niyan pero lahat recovered. Lahat talaga ay nasa creek. Sa nakita ko na 7KD at 7KO. Okay, ngayon ay saan na ba tayo? Itong sign ng Golden Buddha. Ganyan lang siya, oh. Parang 8, pero hindi talaga siya 8. Parang silhouette siya. And then merong ayan, 7. At sign na Y. Yan. Ito yung simbolo ng Buddha. At ginto pa rin yan. At malaking ginto kasi merong Buddha statue sa marker na yan na nakabaon. Okay, ito ay itong susunod, literally number of boxes ito. So, meron siyang nakaganyan siya. At meron siyang ilang boxes ba yan? Ulitin natin, magulo. So, ganyan lang and then yan. Okay, dalawang hati dito sa kabila isa. So, yan ay three boxes of gold and then meron siyang sign na katabi na 3. Okay, kayo ang pahanapin diyan mga katiyet, saan ba banda? Okay, ang enigma niyang number 3 na yan na ganyang klaseng 3, hindi ito yung ganitong 3. Yan ang kahati ng puso. So, kung nagaganito ang 3, nandito yung mga boxes.
dugtungan nyo lang yan ng invisible bee at makikita nyo ang target niya ay banda rito. Okay, at ang distansya of course ay 5 kasi nandyan yung V. Pinutol nga nila dyan para matira yung 3. Missing yung V. Ang V ang distance, sila lang nakakaalam yan. And then doon tayo makukay sa 5 meters distance. Makikita nyo ang 5 boxes din of treasures. Kaya kahit sa square, binigay nila ang 5. Kahit dito sa boxes signs, ay 5 ito. 1, 2, 3, 4, 5. Kaya 5 ang distance kahit na missing yung dulo ng V. Napakagaling mga katiets, di ba? Ngayon itong pinutol din na 5. Ang 5 kasi na nagaganyan, yan ay Sakura code ng Takeda Treasures. Prince Takeda sign yan, yung number 5. Ibig sabihin, Emperor Treasures, treasure ni Prince Takeda at ni Hirohito, Emperor Hirohito. Itong asterisk na tinabi dyan, hindi siya pampasabog. Siya ay nagsasabi ng multiple or volume of treasures, marami ang nakalagay dyan. Okay, at ang pagkakaiba, kapag ganito, ang makita nyo na maraming sunrays, kapag sumubra ang sunrays ng 12, hindi na yan spoke sign, yan na ay sign for booby trap, sumasabog. Pero kapag ang sunrays ay 7 or 5 or 9, yan ay treasure sign yan. Yun ang pagkakaiba nila ng bumba. Ang bumba marami siyang petals, katulad yan ng bulaklak. Kaya yung bulaklak na maraming petals, bumba yon. Okay, so ito ay target under pa rin ito dahil nandyan yung asterisk. So saan yun nakita yan, doon din makukay sa baba. Ito na sign, sure ball ito. EHG. So kung may makita kayo na G, nagsasabi siya na down. Minsan ang mga marker niyan ay hagdan, nagaganyan na bato. So down in stairs or down in the slope. Pababa talaga yan. Kung sloping naman, ganyan, tapos may bato dito. Dito yan nakalagay ang EHG. Ibig sabihin ng item ay dito. Kasi ang Z ay pababa siya. Pero 5 meters pinakamalayo. Malapit lang yan. Kaya EHG. Ginto. Malapit in a slope. Or in a stair. Or sa hagdan. Sa hagdan na marker. Okay, patuloy tayo. Itong A na nakaganyan lang. Napakasimple lang yan. Ayan. Pero yan ay treasure under at jackpot. Lalo na kapag meron siyang binaliktad na R. Nakaganyan. Okay, yan ay treasure under. Gold pa rin. Kakaiba, di ba? Hindi ito makikita sa mga ano. Sa compilation kasi ito ng father ko. Mga 1980s to 90s ito ng mga signs. Nakikita. Binasag na kasi ang mga bato na nakasulat yan. Kasi kaya sa mga bagong treasure hunter na nag-compile yan, hindi na makikita ang mga marka na tulad ng ganyan kasi basag-basag na ang mga bato. Okay, panghuli natin na sign ay ito. Yan, nagsimbolo yan ng tunnel. Yan ay up. Okay, so meron siyang up. Kaya ang item ay pwedeng sa itaas. Pwedeng dalawang item yan. Pwedeng halimbawa slope ito, mayroong cave or tunnel,
pero merong kahoy sa itaas na may bato na malaki. So ito yung sinasabi nito, treasure up sa itaas. Pero sa baba niyan, tunnel. Ito yung tunnel niya. Okay, dagdagan pa natin ito. Meron pa ako dito. Itong parang arrow, tingnan. Ayan. Na doubling arrow na ganyan, taas at baba. Pero meron siyang tatlong guhit sa gitna. Okay, yan ay treasure under. Itong ibabaw, simbolo lang yan ng kin. Kinuha yan sa kin. And then para maklaro na treasure under, ay dinagdagan nila dito ng arrow. Kaya nagaganyan na yan. Pero galing yan sa kin, symbol variation pa rin. Okay, kaya treasure under yan. Katiyats. Ito naman, tatlong... Ito ang ano niya, masita, gold, tatlong star. Pag nakakita kayo niyan, ginto yan. Pero kung isang star lang na nagaganyan, tapos meron siyang mga ganyan-ganyan, okay, ingat na kayo dyan kasi yan ay booby trap na, hindi na yan ginto. Pag meron mga sun rays ang star, delikado yan. Pero kapag ganito lang, tatlo, ginto yan o kahit isa lang, basta walang mga ganyan na makikita nyo. Kapag may mga ganyan, Happy New Year na yan kasi parol yan, sasabog yan. Okay, patuloy tayo. Okay, ito naman rectangle na merong mga square boxes sa baba niya. Ayan. Ito, magandang sign ito. Sureball talaga yan. Itong sa baba, yan ang mga laman. So, kung ilang ano yan, ilang maliit na square, yan ang laman ng treasure vault na ito. Ito yung concrete cement niya. Kaya kung biyakin nyo yan, makikita nyo kung ilang guhit, yun ang dami ng gold bars. Baka sabihin nyo, ang konti lang naman yan, 10 lang. 10 nga lang yan, pero tag 25 kilograms bawat isa. Kaya meron 250 kilograms sa 10 yan. Times 3 million. Magkano ba? I-compute nyo na lang, mga katiyats. Malaking halaga yan. Okay, at ito, volume of treasures. Kakaibang sign ito. Ayan, nagaganyan lang yan. Sina, hinati. Volume of treasures yan. At ang ating panghuli, volume of treasure din ito, ay sign of kin pa rin na modified. Tingnan nyo ang paggawa nila kadets ng modification sa sign. Nakaganyan lang and then ginanyan nila. Ayan, parang may cross lang sa gitna and then triangle sa itaas. Pero yan pa rin ay kin or ginto. Ganyan pa rin yan ang totoong pagsulat sa kanya. Ang kanyang totoong anyo. At binago lang para kahit hapon ang makikita ay hindi nila mababasa yan. Kasi ang nakakalam ng science na yan ay yung gumawa ng mga codes na ganyan. Kaya maraming treasure code. Merong Masako code, merong Prince Takeda code, merong General Homa, merong Yamashita code, at meron pang iba. Yung sa ibang general, meron silang mga sariling code para sa kanilang treasures na ibinaon. Okay, so ito lang muna ang aking maibahagi sa inyo, mga katiyats, ayon sa compilation ng aking ama. At sana makompile nyo rin ito para sa future use kung kayo'y mag treasure hunt sa bundok kahit walang dalang detector. Kapag meron kayong ganito, ay mas maganda na ito. Hindi na didikoy. Okay, mga katiyats, paalam na. God bless you all at ingat kayong lahat.